panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo o si Sir Rosendo So ng SINAG. Siya po ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Casendo! Yeah, Amy, magandang araw at magandang araw sa lahat. Anong balita sa Nueva Ecija? Nako, dito sa Nueva Ecija, sabihin ko sa'yo, ang presyo ng sibuyas kahapon bumili kami, 120 kilo. Ay, kasi wala nang stocks ang farmers, kaya mataas na. Yes. Opo. 120! Ilan mo ba kung ilang piraso lang yon? Tatlo! Ayan, hindi pa ako tatlo. Tatlong piraso. Sabi ko, ano ba? Ganon kamahal ang sibuyas ngayon dito. And ang daming ano, ang dami nagtatanim ng sibuyas ngayon. Area ng nakita ko yung area ng Arcala, nagsubok din sila no, yung Bayambang. Yung ano kasi yung una nagtanim nasira ulit yung buto, kaya nagulit sila. Yung duman yung bagyo na nasira yung mga binhi nila. Opo. Yun nga eh, kaya itong mga magsasaka natin, alam mo ba kasi, doon kayo nalang sila bumabati presyo ng ano, ng mga sibuyas. Kasi ang dami, laki din ang na-damage po dito sa amin, lalo na dito sa Bungabon. Yeah, oo. May kaibigan ako dyan eh, sa Bungabon, sila Jerry Tan, na nagsisibuyas sila doon eh. Kaya yung mga seeds na banggit sa akin, na maraming nasira, nag-replant daw yung mga magsasaka. Sendo, may good news daw. Ayan, na-approve na po yung budget para po sa next year. Eh, sabi ko, eh, mas malaki ito ng 29%. Kesa dun sa nauna na sinumite ng DAR. Ay, ni Secretary DAR. Ayan. Naku-confuse ako sa ng ano, oo, na DA. Kasi may DAR tayo, di ba? We hope na no maibigay sa magsasaka natin no? Kasi ang complaint talaga ng magsasaka, delay yung budget after planting na nag-aani na sila, wala pa yung pondo. Oo. We hope na no, we hope na mas maaga baka rating sa kanila kasi kailangan kasi nila dun sa planting time eh, di ba? So kung anihan na tapos darating yung pondo, late naman, di ba? So, mas maganda kasi yung pinaka-time na kailangan nila, doon dumating yung pondo. Kaya minsan ang nangyayari kasi ito, dahil wala pa yung pondo, nung yung ating mga kasamahan. Tapos, pag-anihan, saka na lang babayaran. Saka, kasi inaasahan nila yung pondo eh, na darating. Yeah. Kaso yung utak, may interest eh. Yun nga, kaya sabi natin, dapat maibigay on time. Before planting sana, kung hindi nila kayang i-roll out, kunyari, yung mga produkto directly na ibigay sa account nila para at least magamit nila. Kasi ang magsasaka naman, ano eh, alam naman nila kung anong kailangan. No? Kung ano ang kailangan nilang gamitin, so pwede naman na pera ibigay sa kanila and sila na lang bumili para at least mas mabilis. Opo. Eh, ang tema daw po na itong budget na to is plant. Yeah, we hope na no, interesado yung magsasaka natin no, yung pagtanim kasi kailangan natin, okay, kailangan natin magtanim talaga. Encourage natin ang ating mga
magsasaka na tuloy pa rin magtanim. Mawala ng pag-asa, di ba? Saka ang purpose din daw po nito is para dun sa mga mabilis kasi bukas do yung climate change natin, malaki talagang epekto sa ating mga magsasaka. Kaya dinagdagan din po talaga yung budget para po dito. Yes, oo. And ang kailangan timing din eh, di ba? Yung napag-usapan yung last time, yung sa pag-uusap, eh dapat kasi hindi sabay-sabay lahat eh, isang klase na crack. Kasi pag ganun eh, sabay-sabay sila mag-ani, magkakaproblema talaga. Kasi ano nga yung term doon? Zoning ba? Yeah, dapat may ano, may zoning na gagawin ang Department of Agriculture. Kunyari, itong bayan eh mag-concentrate kayo dito sa isang produkto. Tapos yung iba naman eh sa ibang produkto. Siguro 'yun, yung magandang gawin talaga 'yon. Para at least eh yung presyo hindi bagsak, no? Ang nangyayari kasi ngayon eh kung nakita nila itong produkto mataas ang presyo, lahat magtatanim ng isang produkto. Oo. Kaya bumabagsak talaga. Opo. Eh ano po ba yung mga factors na parang nagiging reason po bakit hindi maipa-implement o hindi magawa itong zoning sa atin? I think isa-isa, marami kasi na-devolve na eh. Yung mga dating municipal agriculturists, mga provincial agriculturists. Dati kasi ano eh, under Department of Agriculture. Na-devolve yun sa mga LGUs. So, walang capacity ang DA na mag-monitor, no? Umaasa sila dun sa mga tao ng local government. So, I think pwede naman gawin yun ng DA basta well-coordinated with the local government. Maayos pa rin yan kung gugustuhin ng Department of Agriculture. Bali kung merong magsusurvey, tama ba ako, Kasendo? Kasi ginagawa naman yan eh, yung mga local government, yung mga municipal agriculturists, pinapatawag naman ng provincial government or ng DA para mag-coordinate. Parang nagbibigay lang sila ng incentive, no? Parang mas konti nga eh kasi nagbibigay lang sila ng token sa mga agriculturists dahil may pondo na sila galing sa LGU. Ang dapat lang isa well-coordinated talaga. Yung data naman nakakuha naman sila eh. So dapat eh maayos lang mabuti. Opo. Parang maayos na implementation. Tama yes. ba? Yes. implement ng maganda. Opo. Ayan, Kasendo, ngayong araw, eh, luwayo-layo muna tayo dyan. Mukhang interesting yung ano yung topic natin today. Maganda kasi yung topic natin. Yeah. And ito is ano, 99% ng produkto nito ay pinapasok natin sa importation. Importation? So, maliit talaga yung local production natin. Oh, nadinig ko na naman yung importation sa'yo. Ito is ano eh, wala masyado tayong tanim pa rito. Yung yield, medyo hirap tayo. We hope na no, mapataas yung yield para makalaban tayo sa labas. Opo. Mamaya malalaman natin kung ano na ba ang lagay, kalagayan ng produksyon ng ang topic natin ngayong araw na to. Pero Kasendo, uminom ka ba ng mga soya-soya? May mga soya drinks na ngayon na nauuso eh. Yeah, uminom ako ng soya and yung toho, di ba? Toho, galing sa soya toho. Yun. Yung nasa kalsada, di ba? Oh, pag madaling araw, nagising ka, may sumisigaw at toho. Yeah. Yan, yun. Nagising sa atin.
Kaya nagtataka ako, maliit pala ang ano niyan dito, production nito sa atin. Eh, tuwing umaga dito sa amin, eh, merong sumisigaw ng taho. Saan niya kaya nakukuha yun? yung yield kasi natin sa ngayon, medyo mababa pa eh. So, kailangan increase natin. And yung weather natin dito siguro hindi masyad, very critical siguro dun sa timing. Kaya nahirapan tayo dito. Kaya mamaya po, pag-uusapan natin ang taho. Hindi, pag-uusapan natin ang soya. Ayan. Mamaya po yan sa aming pagbabalik. Ito ang Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Sabi namin kanina, pag-uusapan namin ang soya. And Kasendo, ito eh, isang sobrang pribilehyo para sa atin na makasama natin ang taong ito. Alam ko, busy siya eh. Marami siya nilalakad ngayon, pero pinagbigyan po niya tayo. Eh, siya po ay Tatak Nobo Estihano, isang tunay na Nobo Estihano, anak ng Nueva Ecija. Siya din po siyang veterinaryo. Graduate po siya ng Central Luzon State University. At consultant din po siya sa napakaraming farm. Pero ngayon po, siya po ang chairman ng Golden Beans. Ayan. Kasama po natin ngayon si Dr. Nilo De La Cruz. Doc, kamusta po? Good afternoon, Miss Amy, and good afternoon, Engineer So. No? At maraming salamat at ako'y nanyayahan nyo upang makapagbigay ng impormasyon o oportunidad sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Doc, simulan natin ang ating kwentuhan. Ayan. Kanina pinag-uusapan na namin yung mga byproducts ng soya. Pero bago yon, paano ba? Paano po ba magtanim ng soya? Ayan, simulan natin sa pinaka-umpisa. Paano po ba magtanim ng soya? Ano yung mga kailangan natin i-ready? Ano bang variety yung meron sa atin? Sabi kasi ni Kasendo, bihira pa yung dito sa atin eh, maliit. So, sa inyo po, ano po yan? Okay, actually ang soya po ay nabubuhay siya ng mas maganda sa hindi na iimbakan ng tubig, no? O sa tuyo-anin na pagka pinatubig mo ay madali rin siyang maalis yung tubig. Hindi siya pwede sa... Tinatanong nga sa atin, ano? Pwede ba Dok yan doon sa mga irrigated na rice, no? Na rice field? Hindi po natin kinukompetensya ang irrigated at yan po ay tinutulungan lang natin yung mga irrigated rice field. Sinasuggest lang lang po namin kung halimbawa doon sa may mga irrigation na hindi naman nakakasapat yung kanilang tubig, doon namin i-recommenda na magtanim ng soya. Pero kung sapat-sapat naman ang tubig, ay mas magandang rice pa rin ang tanim nila. Sa amin po sa Nueva Ecija, especially po sa Kabanatuan, ang lupa namin po doon ay medyo buhanginin, no? Lupa't buhangin, magkasama, no? Kaya napakaganda po yon. Pagka po basa, babasain mo, madaling mawala yung tubig niya. So kung magtatanim po tayo sa bukirin, ay siguraduhin lang natin na mataas po siya. At hindi yung kabanaan na tinatawag natin na pinag-iimbakan ng tubig. Kasi pagka po umulan, madali po siyang mamatay. No? So, hindi siya water tolerant. So, madali siyang mabulok yung mga ugat niya kasi may mga rhizome po kasi ito. Hindi katulad ng ibang ugat ng mga halaman na talagang matitipay sa bahaan. Ito po, hindi. Yung area talaga dapat sandy loam, no? Yung clay area, mahirapan. Opo, okay lang po yung clay area basta hindi po siya na-stack ng water. Ang kagandahan lang kasi ng soybeans, no? Kung na-prepare mo ng maganda, halimbawa sa clay area, no, yung clay ang pagkalupa niya, pagka po na-prepare natin ng maganda, maganda rin po yung magiging resulta ng halaman. Kaya lang, pagka po inulan siya at malubog ng tubig sa clay area, yun nga lang po talaga na medyo malulungkot po siya at maninilaw hanggang sa... Hindi man mamamatay, yun nga lang. Pagka po inabutan tayo ng production, ng powering,
eh, malaki pong kabawasan ng ani o kita sa mga magsasaka. Katulad po sa amin sa Nueva Ecija, noong una po kami talagang excited magtanim eh. No? Actually, nag-seminar po kami May. Imagine ninyo, June, nagtanim yung isang kasamahan namin, ang lakas ng loob. Nagtanim siya, June. Ako, ang ganda. Mabulas, malago. Eh, hindi naman po pala dapat malagong malago kasi naging madahon lang siya. Pagka malago po, wala namang bunga. So, kulang ang araw. Doon nga na ako namin, yung na-trade, yung seminar namin ng mga pre na mga sumusunod, ang soya po ay kailangan ng araw. No? Kaya, ang ginawa natin, nagtanim tayo ng January. Meron tayong tinanim na January tsaka December. Meron din tayong tinanim na November. Yung November naman, humaba naman po yung kanya, yung bago siya anihin kasi mas maraming lamig o yung pulim, yung kukunti ang araw. So humahaba po yung harvest period niya. So sa magsasaka, gusto mas maikli na mas maraming kita. At talagang mas maikli, mas maraming ani. Eh talagang ganun ang magsasaka. Gusto niya lumami kita. Kaya nagkakahanap po tayo ng tamang panahon. Yun yung umani kami ng 3.2. Tapos tinanim po namin yun ng December 16. So tama-tama po yun. Inani namin yun ng first week lang ng April. Ayun, through the help of napakasipag po ng taga-filmic. Ano? Binigyan po kami ng tauhan talaga nila to monitor the production systems. Di lang po production system, pati po management ng pest, disease, and controls. Tinutulungan din po tayo ng filmic. So, Doc Nilo, so far yung experience niyo sa soya eh, anong pinakamahirap na mga insekto ang tumatama doon sa tanim niyo? Maraming nagtatanong, no? Di ba ikaw niyan? Takaw sakit? Hindi po. No, kasi ang karakteristik po at katami ng soybeans, may mga spines po siya o may bulo o may mga tinik-tinik na maliliit ang kanilang dahon, pati po buds. So yung mga insekto na allergy doon, hindi nakakapunta roon. Ang pinaka-worst lang talaga na nag-experience namin na talagang sumira, no, ng napakarami namin tanim ng araw, yung armyworm. No? At na-research namin through the help din ng CLSU at saka ng DA, na-over-fertilize kami ng urea. So, ginawa namin, ng succeeding years, binawasan namin ng urea. Ang ginawa na lang po namin sa halip na urea, 2100 ang inilagay namin. Naglagay kami ng 3414 at 0060. So, 4 bags na lang ginawa namin. So, dati yung 4 bags na tinuro, isang bag na urea, isang bag na 14, dalawang bag na 14, wala po 0060. So, ang problema, yung 1 bag na urea na pagka-apply namin, ang ganda, napakaganda. Talaga pag nakita mo yung halaman, yung soybeans, sasabi mong napakaganda. Kaya lang, nung pong magpa-flowering na, yun na. So, ang malagong-malago yung dahon, pero yung bunga, hindi naman ganun karami. So, naka-attract ng maraming insects. Tama-tama, kasamahan kami ng na-atake nung araw ng armyworm, yung palay at saka sibuyas ng Laura at Bungabon. Pati sa Santo Domingo at saka sa San Jose City. Ayun, sabay-sabay kami tinamaan nung araw, nung panahon na yun. Ang nitrogen talaga dun sa leaves pupunta eh. Maganda yung leaves pero yung bunga medyo mahina. So kailangan natin ng potas para yung roots eh medyo lumakas, no? And yung 3414 talaga para complete yung NPK niya. Ngayon po, Dinir at Miss Amy, ang Golden Beans and Grains Producers Cooperative ay nagpapalawak ng nutrition farming together with kasama na rin yung organic. Kahapon na kausap po ang DA sa Region 3, Region 3 ako. Next week, pinakilala na ako sa isang doctor pa ng veterinary yung church sa organic pag-register sa organic certification. Kasi yung mga makaka-partner natin sa business na malaking kumpanya na kausap natin previous months ay
ina-advocacy nila na organic yung soybeans. Kaya magko-comply kami sa kanila, kaya kami ay magpapa-register na ng patigap po. Patigap, unahin muna namin sa GAP, and then papunta na dun sa organic farming ng soybean production. Kaya yeah, Doc Nilo, dun sa ano, galing kami ng ano eh, Carabao Center, dun sa inyo, sa Nueva Ecija. Ang daming ano dun, waste ng itong baka or ano nila doon, maganda ito sa ano, sa fertilizer, no, yung organic na gagamitin. I think may ginagawa rin silang Bernie composting, no? Nakita ko medyo marami na yata silang nagagawa. Ayan, maganda yan sa soybeans yan. Opo, at actually yung mga cow dung na yan, no, yung mga Carabao dung, napakaganda po yan, no? At idadaan nga lang siya sa process para ma-decompose yun ng gusto. Nung araw po, naglagay kami na niya ng chicken. Ng chicken pa kasi kami, consultant ako ng poultry. Yung pinatatam na namin doon, nakalagay na yun ng chicken dung. Ayun, mas maganda po talaga na makapaglagay pa rin tayo ng mga ipot galing ng kalabaw at saka kabaka kung meron man, para po yung organic matter, no, sa na pinamumugaran o pinamamahayan at pinanggagalingan din ng mga good microbes na nakakatulong sa halaman, hindi lang soya, ay ma-achieve natin yung maximum yield, no. Actually, yung mga nag-advocacy ng mga organic farming, nakukuha na rin nila yung yield na katulad ng yield ng organic fertilizer. Look, di ba ito is parang family ito ng mga sitaw, mga beans eh, di ba? Yes, legumes. Tama ko. And so ito is dito sa atin ang daming sitaw eh, di ba? So ibig sabihin dapat suitable dito sa atin 'yan. For the past years, I think marami nagsubok, no, yung mga malalaking company, pero mukhang hindi natuloy eh, no. May nalaman ko lang yan dahil mga way back, mga 10 years ago, no, may nagbigay ng sample yung isang big company na nagproduce ng mga dairy nila and other product, pero ito nagpatanim sila, mukhang hindi rin successful eh, no? Huminto sila. Nabalitaan ko din po yan at yung mga magsasaka natin, yung mga magsasaka ko sa kabanato, and nanggaling din po ito at naka-experience ng sad experience. Ang nangyari po ito na nagpatanim po yung kumpanya at merong kinausap na tao na magpapatanim, no? Yung unang mga nag-produce po ay ayos, no? Yung mga sumunod ay hindi. Kasi nga po, yung kaalaman ng tao sa post-harvest facility ay hindi ganun paganda. Kasi nga po, pagka po naulanan, at di kagad napatuyuan, yun, iba pumuputok, iba nagkakaroon ng amag, nagkakaroon ng molds. So, pumapangit po yung quality, kalidad. So, ang analysis ko po doon ay nagkaroon lang ng kakulungan ng informasyon sa post-harvest processing, ano? Hindi po siya naipaliwanag ng gusto. Yun lang ang nakita ko doon, kaya hindi po kinuha. Tuwan-tuwa nga ang mga kamag-anak pa natin, yung mga nauna na yon, tuwan-tuwa nga sila at malaki yung kikitain. Kaya lang, nung umani na iba, hindi na talaga kinuha kasi in-stop na nung company dahil nga hindi yung quality na hindi na maintain. Yun po ang pagkakaalam ko. Sayang, pero ngayon po, pinipilit ng Golden Beans and Grains Producers Cooperative na from land preparation, magkakaroon po siya ng soil conditioning, soil amelioration, and then lahat po para pati yung sa production, pinipilit po namin na unti-unti ma-mechanize siya, no, through the help of Philmec and Department of Agriculture, yung mga seed planter natin, no, sa Okulimi. At meron pong patatry sa atin ng Philmec this year para makatulong sa mga magsasaka kung paano mapabilis yung pagtatanim at
mapababa ang halaga ng pagtatanim. Kasi nung araw po, yung una kaming nagtanim niyan, ang binayaran namin, 8 nananim, 2 nag-aararo ng kalabaw, no? Ade, 10. Plus, pagka kasi kalabaw at yung nag-aararo, mahalang bayad doon, 600 pesos yun. Adobe yun eh. Pagka po yung nananim, 300 yun. Kaya, pero yung isang hektarya, tinatam nang sa loob ng 2 araw. Hindi kaya ng isa. Ngayon, through the help of ADA High Value Crops and the Crops Division under the end of our Art Day Rate, nakapag-research po siya na mayroong nabibili sa kapitbahay nating bansa na rotovator ranger na kung saan ay multitasking siya. Pwede siyang mag-healing up, pwedeng mag-haro, mag-paro, mag-till, kompleto. So doon po, pati weeding na kasama na, nabigyan po tayo ng 2 units noon, yung unang 2 units. At buwan po noon, yun na yung pinang-tudling natin. No? At napakabilis po. Isang hektara, isang araw lang, isang tao, tsaka isang taga-tanim, tsaka isang taga-budbud ng pataba, 3 lang po ang kailangan namin. So ang laki ng menos. So imaginein mo na almost 20% na lang halos ang aming naging cost ng planting cost. Then, ayun, kikita pa ang kooperatiba namin dahil kada araw may 500 naman na renta dun sa rotovator radiator na ginagamit namin. At hindi lang po yun, no? Ade, dinamo, yung unang plant namin, dinamo after 25 days. So, nagpadamo po kami ng ika-25 days. Kaya lang, mabilis lumago yung damo dahil umuulan. Yung po isang hektarya namin, ang nagdadamo po, 15. Tapos, dinamuhan po yun ng 4 araw. So, sa 60-man work. No? Pero, nung nabigyan tayo ng rotovator radiator na mayroon silang pang-wheat, one whole day lang po yung 1 hectare. So, kumahit ka lang ng 300 sa tauhan mo, tsaka pinamerienda mo, tsaka gusalina, tsaka 500. So, sa isang araw, di ka gumasta ng 1,000. No, may supply ka pa. So, nadamuhan na yung palmo, yung 1 hectare. Kaya napakalaki ng kaitulong ng technology. Although hindi pa ganun ka high-tech, pero simple equipment lang ay malaki na itutulong. Opo, nakaka-lesson po na manpower. Kasi talaga, manpower, nako, minsan yung arawan, hindi lang arawan eh. Tumatagal eh. Dahil arawan nga sila. Pero yan, yan yung mga mechanism na meron na tayo ngayon. At we are sobrang grateful dyan sa mga at new innovation na yan sa ating agrikultura. Yan. Doc Milo, ang tanong ko, gano'n ba kahalaga ang pagtatanim po ng soybeans? Hindi nyo na itatanong, ako ay cancer survivor. No? At ito ay talaga sa akin, sa personal ko, ay ito ay karugtong na ng buhay ko sa advocacy ko na makatulong sa tao dahil ang na-research ko na nung ako'y ginawa nilang chairman, no? Kasi ako ay part-time radio announcer ako nung araw sa DCRB Radio ng Bayad ding alas 4 ng umaga. So marami kami nakakapanayam ng mga technologies, agriculture, sa lahat ng buwan. And then, nakausap ni Cap Francis Consino, yung aming anchor na nung madaling araw si Secretary Alcala. Nabanggit niya na mayroon na variety rito na grown sa atin sa Pilipinas. At sinanong ko, ayun, pagtatanong ko, and sinagot naman niya na sa CLS yung araw meron. Ngayon, ang ginawa ko naman, kung radio announcer, no? Punta ako doon sa amin. Sabi ko, may mga kooperatiba doon sa amin. Sumunod na linggo, umuwi ako. At sabi ko, in-encourage ko, magtanim kayo ng soya at may libreng buto na makukuha. At saka, pwede na. Kasi ako yung veterinaryo, yung anihin nyo, pwedeng, ang market nyo, yun ang mga customer ko sa farm. No? At then, nainggan na naman sila kasi may ma-market na kagad. Eh, yung kinausap ko na dating chairman ng kooperatiba, ang kinuha yung 14, 15 dapat yun. So,
nung pala, nung mag-i-election ng panel. Doc, ikaw, election na natin sa susunod na linggo. Kailangan nandun ka. Abay, opo ka ako. Ako naman ako nag-organize yan eh. Kailangan, adyan ka ako bilang support. Abay, ako ginawang chairman. Ay, nasubo na ako. Sabi ko, kayo ka ako. Pinakakasiwa ako. Ako ka ako eh, busy. Ayun, yun na. Ganun kahalaga siya sa akin. Ikaw mga, ako na yung ginawang chairman. Na-research ko na nakakatulong pala sa cancer. No? Dahil ang soybeans ay isa sa isya ang pinakamataas na protein na protina sa lahat ng gulay, no? At siya rin ang may isa sa pinakamataas na isoflavone, no, na nakakatulong sa cancer, ng makabawas ng cancer, diabetes, mga prostate cancer, mga sakit sa puso, yung mga heart ailments, no? At marami pang iba, no? Kaya yung nakakabawas din ng diabetes, ano, ng mga yung mga diabetic patient. So doon ngayon sa ano na research ko, ba makakatulong pala ako sa tao na hindi nabit sa pamamaraan ng pagtatanim ng soya. Kaya pinipilit nga namin na nutritionally grown yung aming soya kasi nga napatunayan namin nung nag-test yung itinest ng DTI, no, ang through DOST naman na kanilang laboratory sa Pampanga, imagine mo, di ba, Engineer So, ang protein ng soya is 46-47% lang. Pero yung sa amin, kung ginamitan namin ng nutritional farming, yung soybeans namin, eh, ang nakuhang protein is 50% ng protein. Kaya doon, na-enhance yung pangko. Pagpupursige, no, na mapalawak talaga yung soya. At yun, through the help of PhilMed, Department of Agriculture under Research Division, High Value Crops, PTI, DOST, ayun, nagkatulong-tulong na sila, ATI. So, ang dami ng government institution na tumulong sa cooperative. Kaya talagang biglang umalasa o biglang nakilala ang Golden Beans at pati yung mga binigay sa amin na mga gamit, mga equipments, mga processing equipments, building, doon sa kanila nagbigay ang mga department, lalo-lalo na ang Department of Agriculture, High Value Crops, PhilMed, DTI, ayan, DOST, and then Department of Agrarian Reform. Meron silang mga program dyan. Doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood, no, hindi po pupunta ang grasya hanggang hindi nyo hinahanap at hindi nyo hinihingi sa anumang ahensya. Hindi po yan darating sa inyo kung, dahil hindi naman nila alam kung ano ang gusto natin. Eh, ano ba mga byproducts natin dyan sa soybeans? Sabi mo, nasa kadiwa na. Oo, nasa kadiwa ni Anikita po tayo. Na-approve na po tayo, na-accredited na po tayo ng DA, ano? At bilang isang CSO, civil society organization, ay na-recognize na tayo noong November 10, ano, sa central office, ano, para isa sa organisasyon na o kooperatiba na pwedeng ponduhan ng Department of Agriculture. Hindi lang po yung anumang ahensya ng gobyerno. Una po, nagsimula po kami sa soybeans, na soy milk, no? Tofu. Ayan yung mga unang ginawa namin. Yung pong sapal, ginawa naming imbutido, no? Ginawa naming burger. Through the help kaya ng Central Luzon State University and the Research Division kay Ma'am Thelma Estera. At marami pong hanggang nag-evolve na nang gumawa na ng soybean longganisa, na develop na rin namin yung soybean gelato ice cream, na kung saan itong ice cream na to, mas mataas yung protina. No, sa lasa, halos sa, wala naman pinagkaiba kasi ang ice cream naman, isa naman halos lasa niya, nagkakaroon lang sa flavor, no, sa nilalagay mong mga, kung ano yung mga sangkap na pampasarap, so magkakasisarap naman din po. No? At doon naman po sa pandesal, kung mostly, farmer talaga ang miyembro ng kooperatiba, kaya nag-develop kami na isang pandesal na para pagka sila ilalabas ng umaga, magkakapilang,
bibili na sila ng pandesal na mataas ang protina. Hindi sila gugutomin kaagad. Kung sa simpleng kape lang, eh, hindi sila ginugutom. Pagka kung bumili sila ng isang pandesal namin na halagang 3 piso o 5 piso, eh abot na sila ng alas 10 hanggang alas 12. Sa araw, magpapatikim kami para matikman nyo kung ano yung lasa ng may soya. Mas kuhan po siya, mas madilaw, mas golden ang color niya. Sa lasa, matatikman mo, medyo may kakaibang lasa siya sa pandesal. Sa soybeans, ganun din. May kakaibang lasa siya. Malalasahan mo na parang may soybean. May bini taste siya, pero masarap din siya. Doon sa longganisa, no, iba pa rin naman talaga yung longganisa ng kabanatuan. Pero pag natikman niyo yung longganisa na longgasoy namin, eh, magugustuhan niyo rin. No? May mga produkto pa kami, katulad nung sinabi mo, ma'am, na pastillas, pulburon. Oh, oh. Yan yung mga tinutunan para sa mga household na pwedeng magtinda-tinda. No? Yan ang para may mga income sila na kahit paano. Yun yung mga itinuturo namin. Marami pa tayo. May mga siomay pa. No? Ngayon, next year, Pomo Cooperative kami na i-produce nga natin eh, medyo high-tech. Binigyan po tayo ng value crops ng spray and dry machine, no? Na pag nilagay po namin yung soy milk namin doon, paglabas po, powder na para pwede po namin ilagay sa sachet na lalagyan mo lang ng tubig kaya para kahit saan ka magpunta, meron ka lang bottled water, gusto mong magkaroon ng supplement ng protein o energy source ng sa katawan mo, o ilagay mo na lang yung sachet mo doon sa bottled water, alugin mo lang, may soy milk ka na. No? At meron din po kami, yung aming isang pinakamabili namin ay yung aming soy coffee na pure, pero kami soybean roast 3-in-1 at soybean roast pure. So yun ang isa, pagka po nag-exhibit kami, yun ang number one selling product namin at saka yung tokwa namin. No? So sa training namin sa GMP, sabi nung aming trainer, pag naglagay pala tayo sa sinabi mong special, dapat may ordinary ka. No? So wala kaming ordinary, special lang. Kaya sabi ko nga doon sa processing manager natin, pag kailangan pala, pag may dapat daw may category na kung ito special, meron ka namang regular. So gagawa ka ako tayo ng regular tokwa. Kaya yung magla-launch kami ng regular tokwa na mas mura kasi yung aming special na tokwa eh talagang medyo mahal sa market. Kasi ang market dito, sa ngayon, 25 to 30 pesos. Kaya kami po, 40 to 45 pesos. Pero, pero halos. Pero, yes, pag tinignan, kinakumpara mo naman siya nasa mall natin, malayo. Okay. Yun naman nasa mall natin, 50 to 60 pesos naman per piece, di ba? So, mas mahal naman sila. Ayan. Doc, ang dami mong nakwento tungkol sa byproducts at nagutom kami. Masarap po. Nasendo masarap yung kape nila. Ayan, and Amy, recommendation ko. Masarap Amy, yung kape Doc, nila. Alam niyo ano, yung mga may mga Buddhist na hindi kumakain ng mga meat, mga may ginagawa silang fake na parang meat, no? Galing sa soya. Apo. Yung mga tawag nito, ang sarap, ang daming klase, no? Kung anong klaseng meat ang gusto nyo, ginagawa nila na no, itsura, no? Oh. Pero yung ano talaga is soya, yun ang nakikita ko dun sa mga restaurant na veggie restaurant, no? May mga pinapagawa sila na galing sa soya. Kaya talagang maganda itong soya, eh. Kasi ang protein niya mataas, isang alternative. Oh. Ito sa mga protein. Eh, kagaya yung mga hayop, eh, yun din ang kailangan, eh, yung mataas sa protein. Kaya talagang kailangan ng soya, no? Pati tayo, mga tao, yung mga hindi kumakain ng karne, yung mga, ano, ito ang magandang alternatibo na pwedeng ipasok. Yan na. Ayan. Doc Nilo, mamaya po sa ating pagbabalik. Puputulin ko muna, ha? Puputulin ko muna ang ating usapan, pero mamaya po sa ating pagbabalik. Doc, paano ba minamarket
itong mga produktong ito, paano ba natin ito dinadala sa merkado? Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Kanina, napag-usapan na namin yung mga byproducts ng soya at talaga naman nakakatakam. Sabi nga ni Kasendo, ito ay pwedeng alternatibong sa mga karne ng baboy. Yan, yung mga hindi kumakain ng baboy o ng karne, pwede po ang soya, yung mga pang-vegetarian natin or yung mga Buddhist. Ayan, pwede din po sa kanila yan. So marami po talagang pwedeng gawin sa soya. Parang walang tapon, no, Doc Nilo? Pero ang tanong ko, paano ba may na-market to sa merkado? Okay, maganda yung tanong mo, Ms. Amy. Ang Department of Trade and Industry, siya yung isa sa malaki ang naitutulong sa amin together with the DA AMAD. Nakatulad din yun, meron kaming exhibit sa Robinson Mall, no, sa Pampanga. At doon hina-highlight yung mga produkto ng kooperatiba na tinutulungan ng DA. At yun naman ay nagpa-accredit naman kami sa Kadiwa para maibenta naman yung mga locally produced na produkto natin. Lahat ng binibenta po ng Kadiwa ay dapat local. Yun ang panuntunan ng DA para ang matulungan po ay yung local na industry natin. Kaya napakaganda po niya. No? Sa DTI naman po, ang siya ay yung pinakamasigasig, ano, na tumutulong sa atin dahil katulad po ngayon ay may under process tayo na pinapa LTO po, ano, yung pinare-register sa FDA yung ating processing plant sa kabanatuan. At kasunod po noon ay yung mga produkto naman ay iisa-isahin naman nila. Meron silang first three products na ipapa FDA. So sunod-sunod na po yan. Ano. Yun po, through exhibits po, tinutulungan tayo ng pagka po may mga exhibit sa Maynila, no, yung natulungan na rin po tayo ng DTI International para exhibit naman natin international sa mga Budex, no, sa mga IFEX, no, na na-promote na rin po natin yan. At even yung DA AMAD, makalawang beses na rin po silang nag-sponsor sa atin ng international exhibit, ano, sa Budex at saka sa IFEX. At bukod po doon, meron po silang tawag ng DTI ng OTOP, na One Town, One Product, na kung saan po ay isa po ang produkto natin na i-highlight nila next year. At lahat po ng kanilang mga exhibits, mga promotions, nang pumili po sila ng 11 o 12 kooperatiba na tutulungan o entity na registered sa DTI para po i-promote yun. So sa susunod na taon, kukuha ulit sila ng i-promote nila hanggang sa ma-develop po rin ng ma-develop yung market. Ang DTI International naman po ay nagde-develop naman at ini-enroll po ang kwalipikado na produkto sa Ripples program nila. At hopefully po maging successful tayo na makarating po tayo na ma-i-export natin. Katulad yan, ini-FDA na yung mga produkto natin. Isa yun sa priority product namin, ang soybean rose, yung 3-in-1 at saka pure. Yung local po, local market, kasi dito, actually, nung una namin na binenta yung soy milk namin, wala yatang gym at mga fitness business sa amin na hindi namin napainom ng soy milk. Kaya lang, umubago-bago kami, no, yung aming processing hindi ganun kaganda. Wala pa kaming training sa GMP, good manufacturing practice. Nasisira kaagad yung aming soy milk. Kaya ina-advise naman namin na ilagay nila sa chiller. O pagkadating, dadali sa chiller. Ang problema na pala, may SOP na pala sila sa gabi. Pinapatay yung mga rep. Kaya nabubulok din siya after. Kaya din. So, kung wala, nasisira. Kaya binabalik sa amin. Kaya sabi namin, hinto muna natin. Pero ang dami naming customer. Ang dami talaga. Kaya lang, may mga BOD, yung mga bad orders, o yung mga BO, wala. Hindi hanap buhay. Kaya, namin. Kaya, inuman ako, pag-training na lang kami muna ng mga gusto ng mga mga farmer at mga household na pwede nilang pagkakitahan ng maliit na negosyo.
pwede nilang ibenta sa mga kakilala nila. At saka iba naman talagang naging business na nila. Paggawa ng tokwa, paggawa ng tako. At yun naman ay talagang ino-offer namin. Hindi pumatamot ang kooperatiba namin dahil ang gusto namin ay makatulong sa mga simpleng tao, sa mga simpleng pamayanan o simpleng may bahay na maging negosyante. Katulad ng pangarap namin na ang mga farmer namin ay maging farmer entrepreneur balang araw. It is baka sa susunod na taon ay masimula namin yung initial step sa paghakbang na maging farmer entrepreneur dahil nga dito sa mga contact natin na malalaking kumpanya na kumukuha o nagpapatanim sa atin ng mga soybeans. Magandang ano ito, magandang chance na pumasok ito sa soya planting. Every day nga kung may ano kung may dumadaan na toho, yung sasabi, toho, yung mga sumisigaw, pumipili ako. Oo. Sa gabi na naman, balon, di ba? Parang hindi kumpleto ang umaga pag walang taho, lalo na pag nasa probinsya, di ba, Kasendo? And I think itong soya, kung ma-promote dito sa atin yung planting ng soya beans, no? At dumami sana rito sa ating bansa, no? Yung timing dapat tingnan mabuti para at least may pasok itong soya beans dito sa atin. Ang Department of Agriculture po last year sinimulan na bigyan ng mga planting materials ang lahat ng region. So sa ngayon po increasingly yung mga requirements nila, kaya nga po ang co-op natin ay magpapatanim na ng 100 hectares kasi kinakapos po. Kasi po ang buto po namin naka talaga lang po sa tulad po yung 100 hectares na yan, meron nang pagdadala noon. So sold out na siya, kaya ang ginagawa namin talaga ayun yung mga kausap natin na malalaking kumpanya, kung ilan yung ipapatanim nyo ay siguraduhin nyo yun ang kukunin nyo, kasi talagang kung hindi meron naman kami pagbibigyan, kaya lang sa dami ng nangangailangan ay kailangan na i-assign namin yung number of hectares para yung yield potential na ina-aim namin para doon sa area na yon ay ma-supply namin doon sa pangangailangan ng kliyente namin. Kaya talaga pong pasensya po doon sa iba, no, na talagang nagkumukuha ng buto sa amin pero wala kaming maibigay kasi hindi sila nakasama doon sa target potential namin o target production area na pinatanim namin nung nakaraang taon. Opo. Kasi doon naalala ko dito yung sa saluyot, no? Ganun din. Para kung ilan yung hihingin nung bibili, yun din yung itatanim nila. Yes, oo. Maganda yun, no? At least, inisip nila yung market muna. Ibig sabihin, may sure market bago sila nagtatanim. At least, yung return ng income mas sigurado. Maganda yun pagka lahat ng crop, ganun sana, no? Ganun ka, no? Pero maswerte sila, Doc Nilo, kasi nandyan yung DTI, nandyan ang DA na sumusuporta. Pero siyempre yung mga... Yeah, pero yung mga... Ang kailangan natin malaman din yung mga nagtatanim ng 1 hectare, baka hindi pansinin ng ng DTI yan, di ba? So dapat volume ang kailangan. So dapat siguro ang tingnan muna nila yung local market, kung pinakamalapit sa kanila, kung ano ang pwedeng saan pwede benta bago sila pumasok. Yun ang importante. Tama ba, Doc Nilo? Tama po. sa lahat ng negosyo, number one yung market, unahin natin. Kasi sayang eh. Ano? Actually, nangyari na sa amin yan eh, mga previous years. Nag-provide kami, pero yung mga kausap naman namin, hindi naman pala ganun kaseryoso. Kaya ngayon, dala na kami. Ilan yung market lang na kukunin, yun lang talaga ang pinatatanim namin. Para to avoid yung... unnecessary losses. So, kasi siyempre, hindi kikita yung farmer natin. E, dyan lang po sila kumukuha ng kabuhayan.
ang magsasaka nga po namin eh kailangan eh bigyan na kasi yung cash crop kaya napaka-importante nung ayuda no ng mga pautang ng gobyerno no through yung mga ASF, yung mga RCEP na mga proyekto nila no at napakarami yung pwedeng pagkuhanan ng pondo ng makukuha sa DA no at siguraduhin lang natin na ma-register natin no naka-insure tayo sa crop protection para kung mabahaman ang mga ang pampo ang golden beans pagtatanim po ng mais at soya we will make sure na naka-register po sila no na sa crop protection para in case no ay panahon ay nagdamot at nabagyo o nabaha nasira ay meron tayong panimula na aasahan kasi po totoo kasi Engineer Sendo no yung mga binanggit mo no na yung mga ayuda minsan nahuhuli no nakatanim na wala pa ganun pero sa pamamagitan po ng mga pautang ng DA no mamimili ka lang eh sa tamang programa nila no at ang co-op nga po ngayon ay mangungutang ng pambili ng seeds talaga ng mais at saka seeds ng buto no kasi yung buyer naman natin nakausap eh bibilin lang nila yon pagka produce na eh pagka na i-process mo na yung post harvest niya eh, no going to market na dry mo na sorting mo na clean mo na so yung gap between harvesting kasi ang magsasaka pagka po hinarvest mo bawa naka 3 tons sila ngayon dapat bayaran mo na yung kinabukasan kasi pag hindi eh ala malulungkot sila dahil yan lang talaga naka-program na sa kanila na sa isipan nila na next week may pera na sila kaya obligadong bayaran kaagad namin yon kaya napakahalaga ng mga pautang ng land bank o DBP o ano mga banko na pwedeng makasustain na sa marketing ng mga produkto o mga produce ng mga magsasaka. Yan, Doc Nilo, maswerte kayo dyan sa Region 3. Yung regional director nyo, maano rin, masipag si Director Chris no? Bautista. Yeah. And I think, ano yan, masipag yan na mga tulong dyan sa area nyo. Tama ba yan, Doc? Siya po ang tumutulong sa amin ngayon at actually kahapon niya po meron naman siyang meron naman kami ng pag-usapan na gagawa namin ng request yung drying facilities namin at saka bodega ng palay. Kasi talagang nakaraang engineer so at saka Miss Amy yun, no? Kaya namura yung palay ng mga magsasaka natin ay kulang na kulang ang drying facilities. Lalo na ngayon, ang bibilis ng mga sasakyan sa highway, hindi ka na pwedeng magbila doon, no? Susuruin ka na, tsaka bawal na po. At talagang high risk talaga. At marami na pong nagbuwis ng buhay ng magsasaka na nasa kasaan, na aksidente sa pagbibilad ng palay. Kaya talagang high risk na talaga. At tamang-tama po yung mga una na proyekto ng gobyerno. Kung makatandaan nyo, Engineer Sawa, tsaka Miss Amy, di ba, yung harvester na halimaw, kung tawagin, eh, ayaw na ayaw ng mga laborer yan, ano, yung mga nagkakapas. Pero ngayon po, naka-adapt na sila. Bihira na ang walang harvester ngayon. At pagka wala kang harvester, eh, talagang aabotan ka ng ulan. Ano, ngayon, pag pinaharvest mo ngayon, 3-4 na oras, yung isang hektarya mo, nakasako na, nabenta na. Hindi katulad ng araw, ngayong araw na to, papagapas mo, susunod, bebelita mo pa ng isa o dalawang araw, sa ika-apat na araw mo pa siya ha-harvested at pag hinarvest mo at gusto mong patuyuin, isang araw pa uli o dalawang araw para patuyuin mo at maibenta siya ng tuyo. Eh ngayon po, sariwa, binibenta, kasama pati pasyok, nabibenta. Kaya lang, medyo mura ng konti. Pero napakabilis po ang technology at napakaganda ng naitulong ng gobyerno. Kaya nga ang mga magsasaka ngayon ay nanghihingi ng tulong sa gobyerno na mapadami naman yung mga drying facilities natin, yung mga recirculating dryer, yung papataas na talagang umiikot siya at na maganda po ang pagkatuyo. Pagkayari po noon ay pwede nang kiskisin o pwede nang ibenta sa mas mataas na presyo ng mga magsasaka. Yeah, Amy, kaya yung RCEP eh, yung... ang inallocate doon sa machineries no yung 5 billion
kaya 3 bilyones dun sa seeds. Kasi yun ang nakitang ano eh, dapat mag-mechanize tayo dito sa ating bansa para at least eh, ma-compete tayo sa other countries, no? Kaya yung concentration ng pondo talaga dun sa mechanization tsaka yung sa seeds para at least magandang seeds, maka-produce tayo ng mas mataas na yield. Opo. Para tama yung pinanim and then yung mechanism mabilis. Kasi doon nasisira, maganda yung tanim mo, pero sabi nga ni Doc Nilo, halos isang linggo bago mo makaani dati yung palay eh. Nabulok na. Pero yun, napag-iwanan tayo, pero ngayon po humahabol na po ang Pilipinas sa mga ibang bansa. Ayan ang maganda sa atin. Sabi nga nila, change is coming. And daramdaman naman po natin yung pagbabago na yun. Doc yeah, Nilo, ito mga bagyo nga eh. Kaya yung mga ibang magsasaka na una nag-harvest, no? At least may mga ganun na machineries, at least eh marami naka-harvest, no? Yung mga 1 week before na dapat mag-harvest sila, pero in advance nag-harvest na sila. Kung hindi, mas marami pang nasalanta. Nasalanta, opo. Yan. Isa kami doon, yung nauna, mga 1 week ahead. Nunahan na namin yung bagyo eh. Mahirap po. Totoo, mahirap. Nag-invest ka ng malaking halaga, tapos ladaanan ka lang ng bagyo. Kaya gusto ko din yung sinabi ni Doc Nilo na i-ano nyo, ano yung protection? Crop protection program? Crop insurance. Yan. Kasi po, di ba, parang ano yan, isang tatak ng isang responsabling magsasaka. Kasi alam naman tumadaan ng bagyo eh. Kaya hindi natin sa DA na ano eh, ilaki yung premium ng contribution nila, no? Doon sa crop insurance para at least eh, kasi siyempre may counterpart yung farmers, medyo nahihirapan minsan. So sinasabi natin na sana ilaki na lang yung premium na galing sa DA, yung subsidy na crop insurance. Tama. Yung premium lalaki, premium okay lang din yun, pero dapat yung benefits naman na ibibigay sa'yo pagka kayo nasa lantaan ng pati, lakihan din. Kasi yung scope niya. Kasi yun nga na talaga, sapat lang na pambalik ng pananim. Hindi yung loss of opportunity to have a profit on that stage, and wala. So dapat pati yung sana kahit paano may maibabalik kahit konti. Hindi naman natin sabihin na dapat kikita pa tayo ng malaki kung hindi mabigyan ng mapunan ng konting gap na ito. Bahay po na, tsaka may kitang konti kasi siyempre may iba na yun, meron maghihirap yun. At yun naman eh, ang crop insurance naman po ay pagka po nangutang tayo sa anuman sa programa ng gobyerno, kasama po yun, automatic na i-re-registro natin sila para sa protection ng ating mga magsasaka. At hindi lang po yun, kailangan na yung insurance din na personal insurance na 100 or 150 para ma-insure naman natin mismo yung farmer natin. Para talagang ganun, hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Para kahit paano naman ay may pangbawi o may pambayad naman din sila sa pagkakatupan. At makinabang din naman yung maiwanan. Emi, yung premium na sinasabi ko is ano eh, kunyari 3,000 pesos. No? Okay. Iko-cover yun ng ano, mga equivalent to yung insured mo, parang 20,000, no? Yung 3,000. So sana, ang ginaano natin is yung 70% ng 3,000, DA na mag-contribute. Yung 30% yung magsasaka na lang. No? Para at least, eh, mas maraming mag-enroll dun sa mga magsasaka na makakatulong dun sa mangyayari. Yun ang inaano natin na sana mas malaki yung ibibigay ng Department of Agriculture doon sa crop insurance. Yes po, mas malaki yung shoulder nila. Kaya naman ang gobyerno yun eh. Kaya dapat na maibalik naman sa mga magsasaka. Opo. Ayan, Doc Nilo, maraming salamat po. Eto, bago tayo magtapos, kulang ang isang oras sa atin. bago po tayo magtapos, ano po, may iwanan yung advice sa ating mga mamamayan na gusto din po pumasok sa industriya ng pagsasoya. Saka po, itong co-op nyo talagang active na active eh. Paano ba maging ganyang ka-aktibo na co-op? Maraming salamat po sa oportunidad, Ms. Amy, tsaka Engineer So, sa
Manila Times, ano, na bigyan niya kami ng oportunidad na maipaliwanag at makapag-share ng kahit konting kaalaman para sa mga magsasaka natin tungkol sa soya, sa processing, sa marketing. Ang kooperatiba po ay bukas sa mga miyembro, lalo-lalo na pangitutungan ito. Next year po ay gagawin na namin nationwide ang aming kooperatiba para po masustenahan namin ang lokal na pangangailangan na sustain, so masuplayan namin ang buong taon ang aming customer. Kaya po ibubukas na namin next year, no, ang sino man pong gustong mag-inquire, magtanong, o magsiyasat, o mag-inquire sa amin, ay maaari lang pong tumawag sa 0933-605-0433. Ulitin ko po, pwede po siyang tumawag sa 0933-605-0433. Doc Nilo de la Cruz po, ang chairman ng Golden Peas and Grains Producers Cooperative. Maraming maraming salamat po. At sana po ay maraming mga magsasaka na maging magsasakang negosyante. Maraming salamat po. Thank you po, Doc Nilo. Thank you, Doc Nilo. Maraming salamat po. Kasendo, thank you din sa pagsama. Kayang-kaya, no, Do? Ay, ano, kasi, Do? Oo, kayang-kaya ng Yenny. Kinakabahan na ako kanina eh, pero... So, ayan po, tapos na naman po tayo. Isang araw na naman po na puno po ng kaalaman. Ayan, marami po tayo natutunan dahil po kay Doc Nido. Maraming salamat po. Susunod po ulit, samahan nyo kami sa mga episode pa. Naku, hindi po natapos sa soya. Marami pa tayong mga interesting na episode sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli po, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.